Ika-23 ng Hulyo, Huwebes sa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Bakit sa pamamagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila?" Sumagot si Jesus, "Sa inyo ay pinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila. Sapagkat bibigyan pa ang meron na at sasagana pa siya. Ngunit kung wala siya, aagawin kahit na ang nasa kanya. Kaya nagsalita ako sa kanila ng patalinhaga sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita. Nakaririnig sila pero hindi nakikinig o nakauunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isaías, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita.' Pinatigas nga ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tenga at walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tenga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at pagalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tenga na nakakarinig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita nyo ngayon, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. May tatlong uri ng pakikinig. Ang una ay pakikinig sa pamamagitan ng tenga. Ito ang karaniwang naririnig na sinasabi ng karamihan. Ang tenga ay sadya naman talagang ibinigay sa atin upang tayo ay makinig. Subalit hindi lahat ng may kakayahang makarinig ay nagbibigay ng panahon upang makinig, sapagkat hindi lahat ay nagbibigay ng pansin sa kanilang mga naririnig. Ikalawa, maaari rin naman tayong makinig sa pamamagitan ng ating mga mata. Nakikinig tayo na gamit ang ating mga mata, so dahil lang hindi lahat ng mensahe na tinatanggap natin ay nagmula sa sinasabi ng bibig. Sabi nga nila, "Action speaks louder than words." Taglay din ng mga ikinikilos ng ating katawan ang mensaheng maaaring nais nating iparating sa iba. Ang ikatlo namang uri ng pakikinig ay ang pakikinig mula sa ating puso. Sinabi nga ng isang pari, "The heart has an ear that is able to listen because the three letters in the middle of the word heart is the word ear." Kung wala tayong pusong marunong makinig, malamang na marami tayong hindi maunawaan sa ating mga naririnig. Ang puso natin ang siyang sisidlan ng ating pangunawa. Sa pusong marunong makinig, ipinapaunawa ng Diyos ang kanyang mensahe sa atin. Pagsasagawa, mahirap talagang magpaliwanag sa taong sarado ang isip. Ngunit mas mahirap paliwanagan o turuan ng tama ang taong sarado ang puso. Sa iyong pakikinig, ano ang madalas mong ginagamit upang makinig? Tenga, mata, o puso?